Hi guys! Welcome to this channel. So in today's episode, we're going to talk about that game between LaSalle and UST, Season 81, Set 5 Semifinals, Rank 3 versus Rank 2. So disclaimer lang po ha, hindi ako volleyball coach, hindi rin ako varsity, or hindi rin ako member ng national team. I'm really just a fan, just like you. So I'm not here to bash any of the schools, either LaSalle or UST, or any of the players. Gusto ko lang talaga magbahagi ng thoughts ko as a volleyball fan. So without further ado, let's start the game. They don't want that streak to end, talking about LaSalle, while UST wants a change in the... So this is set 5. So set 5, ito na yung huling set. Wala nang ibang set na susunod. So dito sa set na to, labanan na talaga ng porsyentuhan to. May expect natin na sa LaSalle, most likely kay Julina de la Cruz na ibibigay dalasan ng mga set. And sa UST naman, ibibigay nila dun sa dalawang wing spikers nila. Meron din na at saka kay Ea. So ang starting setter dito sa set 5 ay si Alba. Leading kasi ang UST ng 2 sets to 1. And then naglalaro si Alba dung set 4. So kadalasan kapag galing ka sa bench, tapos maganda naman yung nilalaro mo, ikaw pa rin yung magtutuloy sa susunod na set. UST, last 2 sets. It's a combination of things because LaSalle is playing better, number 1. Obviously, they're serving better, using their strength, right? No, they're serving no better. Way. 3 things. Una, alam mo ng kabady yung LaSalle. Kasi unang service pa lang miss receive na. Number 2, hindi ko alam kung ano yung naging call ng referee dito. Hindi ko narinig. Black ball ba siya o kaya 4 touches? Pero yung set ni Saga hindi siya ganun kaganda. Medyo malayo siya sa net eh. Bitin, tapos buka. So nahirapan din talaga dito si Cheng. Kaya rin siguro siya nag-error. Isa pa sa napansin ko dito guys, nagkaroon ng violation yung libero dito. So dapat underhand set lang yung ginawa niya. Hindi ko alam kung tinawag yun doon. So unang rotation ng LaSalle, nasa likod pala talaga si Julina de la Cruz. So nagtataka ako kung bakit hindi siya pinakaagad sa harap. Kasi 5th set to eh. So naka isang point na dito yung UST. So tignan natin kung paano tatakbo yung game. UST with the first point in our extension. Sabi ko nga, in the last 2 games, kahapon tsaka the Wednesday, it's more volleyball for everyone. It is more volleyball. Everybody wins. Jimenez now. Too soft. UST 1-0. Shang rolls it to the other side. Oh, what a dig. What a dig. Laure gets the point. So doon guys, credit that point to Rivera. Ito nagsisimula na talaga magmanifest na kailangan importante na magkaroon ka talaga ng ace and percentage spikers dito sa 5th set. Parang nakatatlong attempts niya ata dito si Cheng pero wala pa siya nako-convert. Tapos si Laure, unang palo pa lang niya, napatay niya na kaagad yung bola. Medyo nakaamang na sila ng konti at 2-0. Yellow card. Si Saga ata nabigyan ng yellow card dito eh. Ayana Perla, sorry, I have to get out of that real quick because Lindo, you said you gave a yellow card okay to the LaSalle side during that report for Ayana. I think it was on CJ Saga. As the rally goes on here, they go back to Laure. Laure has 20. Guys, nakita niyo ba yung set ni Saga kay Cheng? Bitin, buka ulit. Ang hirap talaga nung ganung set kasi wala kang buwelo eh. So, vertical jump lang talaga yung gagawin mo doon. Mababa yung probability na mapapatay mo yung ganung set. Eh, we're Filipinos eh. Hindi naman tayo ganun katangkad. Para kaya mo pa rin ibabawan yung palo kahit na ganun yung set. Kailangan kasi talaga natin ng buwelo eh. They go back to Laure. Laure has 29 points in his match. 3-0 leading na yung UST. Iba talaga nagagawa kapag porsyento yung attackers mo. May naging strength naman talaga ng UST na yung bulk ng points nila nang gagaling talaga sa wing spikers nila. 17 at the last one. 21 today. So dito, medyo mag-iisip ka na na baka nagbago siguro yung result ng game. Kung dun nga sa R5 ng LaSalle, eh sana nasa harap na si Julina. Baka hindi siguro nakausad yung UST at 3-0. Chavez now. Bumenerin, one thing Coach Pungo Reyes has been... Guys, yung tira ni Agunsanya, nakikita ko yun madalas sa mga middle spikers kapag yung ang server ng kalaban is the setter. Lagi nilang dadalhin dun sa likod ng opposite hitter sa zone 1. Kasi alam nilang tatakbo pa yung setter. Kapag lumalamang na kayo, don't waste the good momentum. Giving up is... Ayan, pasok na si Julina dito at 3-1. Chance ito ng LaSalle para makahabol. Rundi na target talaga ng LaSalle. Fight in both your offensive and defensive plays. Back to Bumenerin. Thank you, Makayla. Free ball! Yung point na yon, ang ganda kasi ng first ball. And then yung pagkakabigay niya kay Alba, perfect lang din. Kasi halos hindi nagubalaw si Alba doon.
Tapos yung set naman ni Alba kay Julina, parang dikit siya sa net pero malayo siya ng konti. Pero yun yung perfect set para sa opposite. At least for her side. Kaya nakabuelo siya. Yun yan, nakargahan niya yung tira niya. Actually, yung point na to, nakalimutan ni Lauren na mag-block kasi siguro iniisip niya nasa likod pa si De La Cruz. Limutan niya na may tao na pala dun sa kabilang side. Played so well. Look at here. That. Look at that. Napeke. No, no blockers. Napeke. Alba's played so well. Rondina ulit target to. Is trying to deliver the goods here for UST. They're gonna give the point to UST here. Bicar was there. CJ Saga talking to Ramil Erlinda Eusebio. Actually, tama yung call, guys, eh. Kasi hindi pa naman tumatawid yung bola sa kabilang side, eh. Nasa side pa siya ng UST. Kaya pa talaga siyang iset ni Bicar. And then, back row kasi si Bicar. So, dapat hindi na talaga ito binlock ni Cheng. Kasi hindi naman pwedeng paluin ni Bicar yan. Di ba kakagaling lang sa pakikipagtalo ni Cheng sa referee? Siguro, mataas pa yung emotions niya. Tinarget siya ni Laure dito sa service. And then, nag-misreceive. The one-handed set, the ball was still in their court. Regalo! Di talaga maganda first ball. Bitin yung first ball ni Saga o tumakbo na naman si Alba. Tinanong talaga na gagawa ng paraan ni Julina yung set na yun. Pero ang hirap nun eh. Yeah, and really the challenge is who's not going to crack under pressure. Sino talaga ang bibigay dito? Who's gonna blink? Who wants it more? Des Cheng with an expensive service. So dito medyo convinced talaga ako that Cheng is really having an off day. Siguro ang laki talaga ng pressure sa kanya kasi siya lang yung nag-iisang super senior. And then ngayon lang nag-rank number 3 in LaSalle in such a long time. Alam ko yung value ni Cheng, lalo na kapag sa likod. Kaya siya nilalagay ni Coach Ramil kasi si Cheng is one of the most well-rounded players sa UAAP. Meron siyang palo, marunong din siya mag-set, magaling din siya mag-receive, mag-dig. Pero yung feeling ko talaga strength ni Cheng is her service kasi magaling talaga siya mag-serve. So at this point, so medyo convinced na ako na siguro the pressure is really getting into her. Kaya nag-error siya dito sa service na to. Or baka epekto lang siya nung kaninang call. Baka hindi pa talaga siya naka-move on. Ini-expect ko nga to, ilalabas na siya ni Coach Ramil eh. Isasub na siya. But I don't know kung sino yung ipapalit sa kanya na open hitter. Kasi magdo-double sub kasi sila usually eh. Napasok nila si Tiamzon and si Cobb. Tapos pinapalitan si Jolina. And then si May Luna yung isang open hitter. Hindi ko alam kung sino yung pwedeng ipapasok sa kanya. Four. Well, as UST 13 in the last two sets, so far so good for UST fans. Aldones has played so well for UST. Nice dive by him. Baba ng ano guys, first ball ni Cheng doon. Nahirapan si Alba oh. Pasugod yung first ball niya. So hindi na na-set ni Alba talaga. In-underhand na lang niya. So, ginawa na lang din ang paraan ni Julina para maitawid yung ball. So it's a wasted opportunity. Tina on the approach. Alba will reverse it to Jolina, who gets Jolina. It through the block. See? Tingnan mo magagawa talaga kapag maganda yung first ball and yung setter mo, nakapwesto siya ng maayos and then nakabuelo pati yung attacker mo. Target ulit si Rindina dito. Coverage was there for Luna. De La Cruz ulit. Mababa yan. Ano yun eh, setting error yun guys eh. For me, setting error yun. Kasi sobrang buka ulit ng set eh. Ang layo sa net. Vertical jump na lang ulit si Jolina doon. Kailangan kasi yun i-practice eh. Practicing siya ng setter na kung kahit saang part siya ng court, kailangan may court sense siya kung saan niya dadalhin para maidikit ma lang niya yung bola doon sa net. Well, not necessarily dikit, pero kailangan kabisado niya yung side na mapapalo siya ng attacker niya on an optimum level. 72 and 73. Pangat yung first ball ulit, Saga is also having a bad day. Pangalawang ano na naman yun, set ni Alba na buka. Buka ulit for Jolina. Nagagawa niyang iset na maganda kapag dikit sa net eh. Pero kapag malayo, parang hindi niya pa talaga gabay kung saan si Jolina or ano yung set na gusto ni Jolina para mapalo niya. Nang mas malakas. Viray. Alba chases. Luna. That is out. Ang hirap nung bigay ni ano. Pangating kasi yung first ball eh. Pero ang hirap nung bigay ni Alba kay Luna. Malayo sa net. Buhang-buka din. And pinilit din ni Luna na pinilit niyang kargahan din yung palo niya. So kaya lang siguro nag-out.
Nasa nag-double sub na pala sila dito. Alam ko to si Viray was a converted middle spiker coming from opposite kasi naga-injury yata yung isa nilang middle spiker that time. Part pala ng play nila is yung middle spiker nila na lefty, papalo siya sa opposite. Kita ko to dati sa Ateneo kay Ahomiro, pero yung ginagawa ni Gia Morado tsaka ni Ahomiro dati was a back quick. Pero ito, 4 talaga na set. Yung set ni Bicar kay Viray, that is an example of a good set talaga for an opposite. Di masyado dikit sa net, kabuelo si Viray, so nakargahan niya talaga or nakahanap siya ng pwesto kung saan niya dadarin yung bola. So pwede pina-check niya. Not necessarily naman kakargahan, pero makaka-prepare ka kung lalakasan mo ba, idadrop mo ba, makakapili ka, mas marami kang choices. 9 serving 5. Ipak on the run and gun is out. Erlindo will consult. No. Actually, maganda yung set ni Cobb dun eh. Ngayon nga lang ulit nag-running Lasal. Hindi naman nakahabol si Bicar dun sa bolang yun. Hindi naman siya nag-cover. Nakadikit siya sa net. Tapos, middle spiker naman ng UST na late. So, cross-court would have been a better option for Ipak. Mukha talaga yung mga sets guys eh, na binibigay ng Lasal eh. Nahiya ko talaga yung ano niya, spikers niya. And hanging on. But this nail-biter of a match. Target talaga nila si Rondina eh. Maganda yung service ni Luna doon. Rivera, Bicar, Laure. Power lang kasi talaga eh. Cheng. Alanganin yung set. Medyo alanganin yung set eh. Kasi hindi talaga nakabuelo pa si Cheng doon eh. Parang nagda-doubt din si Cheng kung ano yung klase ng set na ibibigay. Slightly, parang nauna siya dun sa set. Ganun ni Cobb dun ah. Rondina talaga yung target ng Lasal guys. So even with the service of Ipak, it was intended for Rondina. Although not necessarily sa kanya talaga siya napunta, pero sa likod siya ni Rondina. So hinabol na lang talaga siya ni Rivera. Nice service. Chance to attack here down one. Jumps on his block. Regalo! Ano na to eh? Dala na to ng emotions eh. Well, bago ko na-notice si Bicar, na-notice ko yung overdig ni Cheng. Na kaya napalo siya ni Bicar. So, talagang siguro dalang-dala na talaga siguro si Cheng dito sa season na to. Guys, hindi ko siya inaano ha. Hindi ko binabash si Cheng. Inaaral ko lang, tinitingnan ko lang talaga yung game kung ano yung mga nangyayari. Alina Bicar! That's your center, UST. Alam mo, pag may kita mo yung setter mo na ganyan, yung fighting spirit. Kasi kadalasan ng mga setter na nakalaro ko dati, sila yung kulob lang. Yung tahimik, nag-iisip, nagbabasa lang ng laro. Pero pag may kita mo yung ganyan yung setter mo na sumabog, yung parang kinimkim lang niya yung emotions mo tapos sumabog, magaganahan ka eh kasi may kita mo na yung setter mo hindi mo ibitaw. So gaganahan ka rin, gusto mo rin talagang lumaban. Yes. Saga miss receiving. Chance ball! No! Nerves na talaga yun eh. Kapag i-over mo na rin yung bola tapos nag-out ka. Kabila, ang tinatarget naman ng UST ay si Cheng tsaka si De La Cruz. Or minsan kapag papasok si Thiamson. So yung mga wing spikers yung tinatarget nila. Pareho sila ng target actually. Maganda rin kasi yung pagkakaserve eh. Kasi in between Cheng and Saga. So mag-aalangan ka talaga kung sino yung kukuha. Pero pag ganun kasi yung situation, kadalasan, yung libero talaga yung aako kapag nasa gitna between you and the spiker. Siguro hindi lang maganda yung pagkakapwesto that time ni Saga, kaya siguro misreceive. 13-10. Chance ball for UST. Bicar will choose Ea. Ea! Same target. It was intended dun sa area between Cheng and Saga. Pero this time, nilakasan niya ng konti. Para bitin naman siya para kay Luna. Hindi naman din ata nagre-receive si Luna dun sa posisyon ng Lasal. Alanganin din para makuha niya. Kaya rin siguro na misreceive. Grabe lang din talaga yung focus ni Bicar dito eh. Crucial yung point pero kung makapag-serve ka pa ng ganyang ka-precise na targeted talaga. Grabe rin siguro sa talaga yung training ng UST in terms of composure. So kudos to the coaching staff of UST. 13-10. Chance ball for UST. Bicar will choose Ea. Ea gets them. Ea Laure. To match ball. Laure. Sends that baby home. Push na. So, overall, wala talagang first ball yung Lasal. Kaya sila natalo sa fifth set. Dala na rin siguro ng emotions, yung pressure, yung crowd. Kaya nawalan sila ng first ball.
Kaya yung mga sets din na ibibigay ni Alba and ni Cobb, hindi rin siya talaga siya ganun kaganda. And good, it would have spelled the difference nga kung sana si Jolina nandun na siya sa harap pa lang, nung unang ikot pa lang. Kasi medyo high percentage attackers kasi talaga si Laure at si Rondina. So kailangan tapatan mo yon. Otherwise, mapag-iiwanan ka sa points. For UST naman, ang ganda talaga ng service nila as a team. So yung mga standout players for me, at least for this set ha, yung set 5. So for Lasal, si Jolina and si Ipak. Tapos for UST naman, ang ganda ng laro dito ni Bicar and ni Rivera. So guys, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, expect more similar videos to come. So just click like and subscribe to this para mapanood nyo po yung ibang reviews and analysis na gagawin ko as a fan of volleyball. Thank you!